Ito yung Genio S Plus machine. Hindi ko sure kung meron na nito sa Philippines. So, ito yung box niya. Medyo may kabigatan. Starbucks siya. Yan. So, ito yung front. Ito yung side niya. So, nakalagay dyan yung iba't ibang flavor ng capsule ng Starbucks. Ito naman yung sa may likodan. Ito yung kasama ng machine. So, ito yung nasa loob ng box. And, ito naman yung sa gilid niya. So, open na natin. Sabi ng sister-in-law ko, na-open naman na daw niya to. Pero, tinape niya nung pinaship niya dito. So, pag open, yan yung itsura niya. May logo ni Starbucks. So, unahin muna natin yung bubble wrap. Ilalabas ko muna yung machine. So, eto na yung machine. So, alaman ng box yung una, yung machine. Tapos, yung mga capsule. So, eto yung mga capsule na kasama. Americano. Yan. Cappuccino at saka Americano ulit, house blend, dalawang Americano, veranda at saka house blend. So yun yung laman at saka dito naman sa tabi yung eto na siguro yung mug. Ayan, so yung mug, may kasama siyang mug, dalawang mug. Tignan natin yung itsura ng mug. So, parang yung classic na mug ng Starbucks siya. Ayan. Ay, ang cute! So, 370ml and microwave and dishwasher safe. So, tamang-tama siya kasi minsan pag yung kape ko lumalamig na, gusto ko mainit na mainit siya. Kaya, mina-microwave ko siya. So, tamang-tama siya. Ayoko kasi ng kape na ano, na yung maligam-gam. Eh, minsan, di ba, pag nagkakape ka, hindi mo agad nauubos. So, pareho lang ng size. Yan. So, dalawa siya. Tag-isa kami ni Ken. And, syempre, yung coffee machine. Ayan. Meron akong ginagamit na coffee machine na Dolce Gusto. Yung Genio. Genio din siya. Pero ito, S Plus. Tapos alam ko, may isang klase pa yung S. So, ito, S Plus siya. So, ayan yung itsura ng box niya. So, may nakalagay dito. Ano to? Piano black. So, yun yung color. Diba? So, ito yung top. Ito yung sa front. So, may nakalagay na, yun yatang, kaya siya plus. Kasi meron siyang espresso boost. Parang yun yung difference niya dun sa S. Tapos, may temperature na din siya. Selection. So, may nakalagay, auto stop, play and select. Ito yung sa water. Tapos, hot and cold. Same naman siya dun sa Gin yun na ginagamit ko. May hot and cold naman yun. Tapos, yun, may XL din. 15 bars max. Eco mode. 1 minute. Ito yung gilid. So, may nakalagay. Ganun din. Same din. Ah, okay. Nag-i-stop siya pag hindi na siya ginagamit. Ito yung likod. Yan. So, ito yung itsura ng machine. And, ito yung sa side niya. So, yung ilalim, wala naman. So, open na natin para makita natin yung itsura ng machine. Ang ganda niya, ang nipis-nipis niya, ang ganda. Yan. So, yung laman ng box, guys, eto po. Meron siyang, may manual siya. Yan. So, yung manual, ayan, kung paano mo siya gagamitin. Tapos, eto yung mga iba-ibang flavor ng capsule. Tapos, may isa pa, ano ba to? Parang catalog siya. Yan lang naman siya. Tapos, Breville. Bakit Breville? Ibig sabihin, ano siya ng Breville? Naka-warranty siya kay Breville. Bakit ganun? Tapos, ito na yung mismong manual niya.
So yung ano pala niya, yung temperature, yung temp pala niya, ano parang apat na ano siya. Oh. Ayan, oh, may blue, yellow, orange at saka yung red. So yung red yung pinaka mainit. Ayan, ang dami. Ang dami. Nakakatamad. Tignan lang natin siya. So ayan. Tapos ito yung, alam ko ito yung ilalagay mo dun sa ilalim. Pang sahod siya. May nakalagay. Color white ba siya? Natatanggal ba to? Or white talaga? Parang white talaga siya. Merong egg tray. Yan na siya! Oops! Maliit lang siya. So, ayan. Meron pa din siya sa ilalim nung parang pang support. So, ito guys. Sticker lang yata siya. Ayan. So, natatanggal pa siya. Ayan. Silver talaga yung pinaka-ano niya. Tanggalin na nga natin. So, ayan. Silver. Tapos, ito na yung mismong machine. So, nakalagay siya dito. May balot pa siya. Saan yung bukasan nito? So, ito na yung machine. Ayan. So, yung ano niya, yung plug niya. Ano, pang Australia yung plug niya. Meron naman yata kami nung pang ano eh. Ano ba tawag doon? Yung pang plug na para dito sa atin sa Philippines. So, yan yung itsura ng machine. Ito yung ano, yung water tank. So, dito natin ilalagay yung water. Maliit lang siya, no? Ilang ml kaya yung kaya dito? Yan, may nakalagay na max. Feeling ko mga ano to, 1 liter to. Nasa 1 liter siguro siya. Tapos, ito yung machine. So, may nakalagay siya na Nescafe Dolce Gusto. Maliit lang siya, oh. Ang ano niya. Compact lang siya. Tapos, dito, may nakalagay din na Genio S Plus. May sticker. Tapos, ito yung ilalim niya. May QR code. Yan. Ito yung pinaka-ibabaw niya. May nakalagay na Dolce Gusto. Tapos, ito yung, ano bang tawag doon? Ito yung pang, ano ng, yung sa level ng water. Ito kasi yung sa water. Kung gaano kadami yung water na ilalagay mo. Kasi per capsule, merong nakalagay na water level. For example, ito. Ito, kunyari, si cappuccino. Fee, dalawa kasi ito eh. Yung, isang coffee and isang, tawag doon, milk. Huwag na nga yan, baka makakalito eh. So, ito na lang, yung americano. Kunyari, yan, yung americano. Hanggang yung level ng water niya, hanggang maximum siya. Ayan. So, ito yon. Ito na yung dito nyo siya pipihitin. Yan. Kung hanggang saan yung sinasabi ng capsule. Nagagawin yung water level. Tapos, ito yung power, ito yung temperature, and ito yung espresso boost na sinasabi niya. Siguro, pag may boost, malamang, mas, para mas, ano siya, mas malasa yung coffee, ganun. So, yung, i-open mong ganyan, dito mo ilalagay yung capsule. Yan. So, hatakin mo siya, may kasama na siya na, pagka ano kasi minsan lilinisan mo siya, ito yung ilalagay mo, tapos water, tapos papaandarin mo lang siya para malinis yung machine. Yan. So diyan mo ilalagay, tapos i-close mo siya. Gusto niyo ba i-try ko? Sige nga, try natin. Try natin magtimpla tayo ng coffee. Eventually. Okay guys, so itatry na natin siya. Nilagyan ko na ng water yung water tank. So since first time natin siyang gagamitin, i-rinse muna natin yung machine. So ayan, naglagay tayo. Dito siya sa may halos max na siya. Sinaksak na din namin siya. Ayan. So ilagay na natin. Ayan siya. Tapos, ito yung on. So, ito yung level, guys. Yung sinasabi ko kanina. Ayan, yung water. Ito yung water level. Dito siya pinipihit. Ayan. So, hanggang XL siya. So, pag ganitong nagbiblink siya, ibig sabihin yan, hindi pa siya ready. Hindi pa siya mainit, ganun.
So yung ayan, red na siya, mabilis lang siyang mag-red, ibig sabihin mabilis siyang uminit. Ayan. Tapos meron siyang iba't ibang level, 'di ba, yung kanina. Blue, yan yung cold. Yellow, yung parang maligamgam, tapos yung medyo maligamgam, tapos mainit. Ayan. Ito yung espresso boost. So, i-rinse muna natin siya. Yun nga lang guys, medyo mababa lang siya. So, hindi ka siya dito yung mas mataas na ano na baso. Ito, pwede nyo naman din siyang alisin. So, yan. I-rinse muna natin siya. Dito na lang tayo sa ano. Sa orange. Yan, so nag-stop na siya. Yan. So yung hanggang ganung level, ganito siya, half lang naman siya. So i-ano pa natin ulit. Grabe, kamuntik ng umapaw. So itatapon muna natin siya. So, yan. Namatay siya mag-isa noong bilis niyang mamatay. So, babaan natin ng level ng water para hindi siya umapaw gaya kanina. Pinatay ko siya guys kasi naubos na yung tubig. Yan. So, nasimot yung tubig. Wala na. Lagyan ko na ng water. Yan guys. So, naglagay uli ako ng water. This time, mas konti na lang siya. Lagay natin dito sa likod. Kukunin natin guys yung ano. Ito oh. Hindi ko alam kung ito ba yung scaler na tinatawag. So, alisin na natin siya. Tapos, ang itatry natin na coffee, ito na lang. So, try natin tong cappuccino. Yan. So, ano bang inuuna? Hindi pa ako nag-try ng cappuccino. Laging yung single, ano lang yung ginagamit ko. So, ito, nakalagay yung coffee hanggang dun lang daw sa, ay, unhin ko na nga muna, lagay ko muna. Ilan ba laman niya? So, ang laman nitong isang box, 12. 12 yung laman niya, pero milk, 6, tapos 6 no coffee. So, 6 lang talaga yung laman niya. Ito yung capsule. Yan. So, nakalagay dyan, guys, yung level ng water. 2 lang daw. 1, 2. Tapos, ang gusto kong, anong tawag dyan? Temp ay yung pinakamainit. So, yung color red, tapos, yung level ng water, 2. So, 1, 2, and press na natin. Yan na yung coffee. Yan, so on, open na natin, alisin natin yung empty na capsule. So ayan siya guys, and then ilalagay naman natin yung milk. So ito yung milk guys. Yan, so nakalagay dito 2, 4, 5, diba? So 5 yung level ng water. One, two, three, four, five. Yan na yung milk. Wow, ang sarap. Ala, ang bango ng milk. Ang bango. Ano ba to? Powder din. Powder din siya.
Bango. So, ayan na, guys. Ah, okay. Sabi ko kanina, bakit kanina sa 2 siya nag-stop? So, pag-stop pala ng water, di ba, naubos na siya, babalik siya dun sa level ng 5. Ganto pala siya. Kasi yung ginagamit ko, or hindi ko lang napapansin. Yun kasi, parang hindi naman bumabalik sa ganyan. Hindi ko lang maalala. Yan. So, eto guys, yung nagawang coffee. Ouch, init. So, ayan siya, guys. So, ayan na yung nagawang cappuccino, guys. Yan. So, yung ano niya, foamy din yung ano, yung milk niya. Naging foamy naman siya. Tapos, mainit talaga yung water. Super mainit talaga siya. So, ayun na guys, yung ating unboxing Nescafe Dolce Gusto na Genio S Plus. Next time, itry kong i-compare yung isa kong coffee machine. Kung mas mabilis ba siya na makagawa ng coffee, or same lang ba, or mas maganda ba talaga to, or pareho lang naman din dun sa ginagamit ko. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And huwag nyo po sana kalimutan mag-like kung nagustuhan nyo. And mag-subscribe. So, thank you. Bye-bye.